All right, joining us now for our second hot copy, we have former Speaker and Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Congressman Alvarez, good morning to you, sir. Hi, Karen. Good morning. All right. So I was quite surprised because you are calling for the decriminalization of marijuana use. You have other groups and other lawmakers who were pushing for the use of medical marijuana. Pero sa inyo, mas matindi to decriminalize recreational marijuana use. Tama ba ito, sir? Tama yan, Karen. Okay, bakit po? Bakit? Karen, hindi ko kasi maintindihan, no? Yung mga policies natin sa bansa natin. Bakit ang alcohol proven nakakasira ng kalusugan? Marami nang namatay sa alcohol. Sigarilyo proven nakakasira ng katawan, ng kalusugan ng tao. Marami nang namatay sa sigarilyo, cancer of the throat, lungs, at iba pa. Pero ito, hindi bawal, legal. Binibenta sa tindahan, ginagamit ng mga tao. Ito naman, yung kahit na soft drinks, Coca-Cola for instance. Wag tayo magbanggit na ng brand, soft drinks. Hindi, soft totoo drink. Naman eh. Totoo yun. Ang dami ng nagkasakit sa kidney. Tapos, ang laki na ng gastos ng gobyerno sa dialysis. Pero patuloy pa rin, no, legal, binibenta sa mga tindahan. Itong marijuana, ewan ko kung ikaw meron ka ng alam na meron nang namatay sa paggamit ng marijuana. Dahil ako, wala akong alam eh. Wala rin akong alam na may nagkasakit sa paggamit ng marijuana. Kaya sabi ko, this is an absurdity. Ito pa nga eh, marijuana ngayon proven sa ibang mga bansa na talagang ginagawang gamot, no, nakakatulong sa mga may sakit. Oo. Okay. Ngayon, kaya sabi ko, yung medical marijuana, nakailang congress na kasama ako dyan na co-author. Kaya lang, ang tagal, mahaba yung usapin doon dahil may health issues eh. Ang daming opinions na kinakailangan kunin. Kaya sabi ko, nag-uusap tayo ng medical marijuana, tapos nandito pa rin yung sa enumeration ng prohibited drugs, ay nandiyan pa rin yung marijuana. Okay. All right. So ang tanong ko, instead of moving towards this, why not push first for legalizing the medical use? Although, to be fair, let me mention all the countries that have legalized recreational use of cannabis. You have Canada, Georgia, Malta, Mexico, South Africa, Thailand, Uruguay, plus 21 states, napakarami, parts of the United States, etc. But in the Philippines, this looks like a tough sell, Congressman. Bakit ito ang pinili nyo over, let's say, pushing for legalizing the medical use? Eh, technically nga, dapat yung medical use, mas madali ipasa yun. Palagay ko, Karen, siguro mas mabilis ito dahil isa lang yung pinag-uusapan dito eh. Okay. Delisting lang. Oo, delisting. Enumeration. Delisting lang. Oo. Wala tayong pinag-uusapang health issues. Wala. Delisting lang talaga. Oo. So kumbaga parang pag tinanggal lang sa listahan, pero would that mean then yung mga supposedly nagtatanim ng marijuana, for example, in parts of the Philippines, legal na yun? Yes, correct yan. Legal na yun. Legal magbenta, na yun. Magbenta, legal na yun. Okay. At hindi naman tanong ko lang, do you have an interest in starting a marijuana plantation? Is this the reason why? Wala pa sa ngayon, Karen. Pero kung bigyan mo ako ng idea, baka pwede ko rin gawin yun. Because baka magtaka mga tao, bakit ito ang tinutulak ni Congressman Alvarez? Hindi kasi, Karen, matagal ko nang nakikita ito na talagang absurd yung ating batas. Okay.
no? Oo. Yung iba, pinapayagan natin na alam nating masama sa katawan ng tao. Ito naman, alam natin na ginagawa ng gamot, ibawal pa rin. Mm-mm. Sabi ko, saan ang galing ito? Malamang, yung mga gumawa ng batas nung araw ay outmoded na ngayon. Hindi na nag-a-apply yung reasoning nila. But do you have support in the lower house? I mean, this won't pass unless, like, for example, Speaker Martin Romualdez, you'd have his backing. Is this something that the majority would want? Maganda sana kung mangyari yun, no, na sumuporta yung majority. Kasi talagang tiyak may papasa yan. Pero ako naman, Karen, ay sabi ko, I will appeal to reason. Logic. Siguro naman, baka yung mga kasamahan ko dito, matatalino yan. Mas matatalino pa yan kaysa mga senador. Okay. Maintindihan nila okay. Kung saan ako nanggagaling. Oo. But then you would need a majority. Now, nasaan ito ngayon? Is it even going to be calendared in the committee level? Nagkaroon na kami, Karen, ng isang committee hearing. Okay. Under the chairmanship of Congressman Robert Ace Barbers. Oh, at kamusta? Ito ba ay tatanggapin ni Congressman Barbers given he is the chairman on dangerous drugs? Well, sabi naman niya na he will have an open mind, no, sa pag-approach ng discussion tungkol dito sa bill na ito. Oo. Okay. All right. So let's move forward. I wanted to ask you where you stand. You have, it seems that the lower house is making advancements already when it comes to charter change. Already, there's a resolution that if it does proceed, it will be through a constitutional convention. Nasaan po kayo sa usaping ito? Well, ako, Karen, to be honest, talagang 200% akong sumusuporta doon sa pagbabago ng ating saligang batas. Mm-hmm. Dahil marami ang marami ang sa tingin ko hindi na in tune with the times. Okay. All right. Well, on that note, I think, is there anything you'd like to add, Congressman Alvarez, before we go? Mas maganda na siguro kung buksan natin yung isipan natin, no? Na kung maaari, ipasa na natin itong panukalang batas na galing sa House of Representatives kung saan magkakaroon tayo ng constitutional convention. Okay. Oo. Ngayon, pagka hindi naman mag-cooperate, ako naman, Karen, last term ko ngayon sa Congress. Hindi na ako pwedeng tumakbo ulit. So pwede kong balikan yung dati ko ng advocacy, yung Mindanao Independence. Secession na lang. Okay, medyo mas mahabang usapin po ito. Mas mahirap yon. So dun muna tayo na lang sa pinag-uusapang charter change. All right. So on that note, Congressman Pantaleon Alvarez, thank you so much for joining me today. Thank you po, sir. It's nice to see you again. Maraming salamat, Karen.